Magandang umaga kay Ma'am Glenda Rolova, ang Executive Director ng National Council for Disability Affairs. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Morning, Ma'am. Magandang umaga po, Sir Alvin and Ma'am Doris. Opo. Ano po ang pag-take ninyo dito sa legal opinion ng DOJ? Kaugnay po sa, ang sinasabi ng DOJ, walang exemption. Lahat ng negosyo dapat merong PWD lane. Opo. Ito po ay bunsod po sa request po ng NCDA sa DOJ na magbigay po ng opinion. So ito po ay for reference lang po ng inyong lingkod bilang po Executive Director ng NCDA. So, nagpapasalamat kami dun sa pagbibigay po ng information sa amin ng DOJ. Parehas din naman po kasi ng aming opinion. So, we would just like to clarify po ang NCDA dun sa aming pananaw regarding po dun sa batas. Kasi malinaw naman po sa batas na naka-express na provision of special lanes in all transactions. Or kung magbibigay ko, kung wala man pong express lane, prioritization should be given. So, hindi na po natin dapat i-interpret yung batas eh, kasi malinaw po ito na nakasulat. Opo, okay. Ibig sabihin, sa totoo lang, okay. Parang complimentary na lang itong justice opinion. Kasi sa totoo lang, malinaw naman sa batas. Wala namang kalabuan yung batas. Pero malinaw naman. Opo, hindi naman po ako abogado, pero sa batas po kasi natin, malinaw naman po na kung expressly provided po ng isang statute or isang batas, hindi na po natin ito kinakailangan i-interpret kasi tama. Malinaw po. At pinapresyon po kasi doon lang ng batas na yung mga legislators na gumawa nito, minimin po or ibig sabihin, ayun yung intention talaga ng batas na ito. Kaya no interpretation kinakailangan pa pong gawin para sa batas. Siguro ma'am, ang nangyari po kasi doon, yung kini-question na serbisyo doon, parang hindi naman po siya parang basic part na no? Parang hindi naman siya kagaya nung banko. Sa banko, wala na tayong away. Ay, talagang diretso. Nagbibigay na sa banko. Hindi ho ba? O kaya yung sa mga restaurants. O di kaya sa... restaurants meron. O di kaya butika. Yan, ayun, butika. May lane talaga. Yung mga basic. Ang pinag-uusapan kasi natin, concert ticket. Siguro, yun ang... hindi naman basic ito eh. Pero hindi, sabi ng DOJ, ang nakalagay sa batas, all. Ibig sabihin, walang exemption. Lahat ng negosyo dapat correct. Merong disability lane. Parang ganun po siguro, ma'am, yung emphasis. Ano po? Opo, tsaka po, ang atin po kasing pananaw dito, minsan po kasi ang disability po ay nangyayari dahil po sa mindset ng tao at saka po sa environment. Kasi sinasabi nga po sa batas na kinakailangan po reasonable accommodation po ibinibigay natin. Dahil kung titingnan naman po natin yung abled person saka yung person with disability po, hindi po talaga siya equal. Kaya nga po dapat ina-adjust po natin ang ating pananaw, ang environment para po makafunction po sila ng kanilang full potential. Yun po yung tinatawag nating reasonable accommodation or maaari po natin sabihin na equity po, di ba? Equitable justice, equitable service and programs for persons with disability. So ano nangyari po doon sa nagreklamo na, miyembro niyo po ba yon ng National Council for Disability Affairs? Uh-huh. Yung nagreklamo po, kaya na nagkaroon ng legal opinion ng DOJ? Ito po ay isinusulat po kasi sa amin. So ang mga reklamo po kasi, pinapadala po kay NCDA. NCDA okay. Naman po, ipinafarm po namin ito sa particular agency na inirereklamo nila. So halimbawa, DTI, ito mga negosyo hindi nagbigay ng discount, DTI po ito. Okay. So minsan naman po, pagka mga gantong opinion, ipinapadala po namin ito sa DOJ kasi po miyembro po sila ng NCDA. Opo. Sila po ay NCDA, sila po ay governing board and sila po ang head ng subcommittee on justice ng NCDA. Opo. Pero di ba nilinaw din po dyan na wala namang force of law yung legal opinion ng DOJ. Pero ang stance ng grupo ninyo, ng National Council for Disability Affairs, hindi nga kailangan yan. Because nasa batas naman din talaga na may karapatan yung mga disabled or persons with disability sa mga ganyang klaseng bentahan ng ticket. Ano po? Opo, sir. Kasi kung makikita po natin yung historical basis po nito,
sa Magna Carta ng Persons with Disability, inilagay na po ito. Pagkatapos, inamend po siya ng RA 10574 na sinasabi nga po na expanded privileges and benefits for persons with disability, na inilagay po yung word na all transactions. So, kaya po very clear po ito na wala pong comprehensive po yung pagbibigay po ng reasonable accommodations for persons with disabilities. Okay, sige. Si Doris po kasi mukhang gusto manood din ng concert eh. Oo, gusto ko. Kahit hindi na bagay po sa edad niya, bata pa pala ito, Rodrigo na ito, partner. Bata ito. Oh. At saka, kasi pride natin ito kasi Pilipino ang tatay niya. Ah, okay. Kaya, tapos sa mga level ng mga Ariana Grande. So manonood ka na? Oo, kasi boses ko yan eh. Wala, partner, ubus na raw yung ticket. Hindi, ayoko. Hindi, okay lang ako. Sige ma, maraming salamat po ma. Thank you for educating our viewers din, partner, na pag may PWD po yan, kahit gaano po kaliit o kalaki ang negosyo ninyo, by law, dapat bigyan po sila ng priority or lane. Uh-oh. Tama ma'am? Opo. Maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng opportunity para po maipahayag po natin sa publiko yung mga karapatan at benepisyo po ng persons with disability, ma'am, sir. Opo. Mabuhay po ang mga PWD. Mabuhay po tayo, ma'am. Ako national, member ako niya. National Council for Disability Affairs. Thank you, ma'am Glenda. Thank you, sir. Maraming salamat dyan po si ma'am Glenda Rolova, ang National Council for Disability Affairs. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.